everybody! Hello! Kamusta kayo? Kamusta? I'm Tintin Babao and welcome to my vlog here on YouTube, Tintin Babao's Chronicles. Siyempre pa, i-follow nyo rin at mag-subscribe din kayo sa vlog ng aking hubby, Julius si Babao Unplugged on YouTube. Thank you so much sa mga nag-subscribe na sa amin sa vlog ko at sa vlog ni Papo Julius kasi nagtutulungan kami, di ba, para sa aming content. Pero ngayon, very special ang vlog na ito dahil kami mismo ang mag-tour sa inyo sa aming bahay sa pamamagitan ng isang very special video. Pero bago-bago yan, before that, konting backgrounder lang kung ano nga ba itong hashtag na Casa Uccello na inyong nakikita tuwing magpo-post kami sa Instagram, kami ni Julius, at yung mga guests namin and friends na nakapunta na dito. Ano nga ba itong Casa Uccello na ito? Itong Casa Uccello na ito ay nagmula sa concept namin na isang ibon. I'm sorry. Hindi po yun ibon. Nagbe-blend po ang aming alak ng kape. Later na niyo ha. Ang concept ng Casa Uccello, una-una, paliwanag muna natin. Ano yung Uccello? Yeah. It's an Italian name for bird. Kaya bird, kasi nung kinoconceptualize namin yung bahay, si Jason, pinresent niya sa amin yung kanyang initial design. And I saw an image of a bird dun sa pinaka-fasad ng bahay na parang origami siya na shape ng isang crane or isang dove. But it's a bird, no? Yung itsura na nakita ko. So I decided to research about it. And nakita ko nga sa internet ay yung Uccello in Italian because we also love to go to Italy, kami ni Tintin. And yun nga, naisip ko na pangalanan siyang Casa Uccello. Ito ay symbol ng Holy Spirit. Amen. Kaya it's a white bird. Kaya parang in-offer ko na rin siya sa ating Panginoong Holy Spirit para maging ano, gabay namin habang ginagawa yung house. Yun. Kaya yun ang pinaka-idea ng Casa Uccello. Yeah, and because this house, our home, is a labor of love, hard work ni Papu, dugot pawis, 7 days a week nag-work. Talagang kinareer na namin ito, kumbaga, kasi pang matagalan na ito, na ipapamana sa aming mga kids, kundi sa mga anak na rin nila, sa future generation. May sasabihin daw siya. Oh, may sasabihin si Neo. If you Google Casa Uccello, the first thing that will come up is our house because I searched it up myself. Yeah. Okay, thank you, Neo. Blessing to, trivia. Blessing to sa atin, Neo. So, we needed a house na maraming walls. Kasi ano kami, mga art collectors kami. And yung house namin before is too small for our collection. Para mas ma-appreciate lalo yung mga paintings na binibili namin, there has to be mas malaking space for ano, for them. Kaya yun din, as we're a growing family, ginawa kasi yung bahay ko before, it was designed as a bachelor's house. There were only 2 rooms in the house. Kaya nagsisiksik ang kami lahat dun sa bahay. Habang padagdag ng padagdag yung miyembro ng pamilya, kinukulang naman kami ng kwarto. Yeah. Kaya nag-decide na rin ako after many years to extend. Ang ginawa ni Jason is niredesign niya yung existing house by adding another ano, parang wing or expansion from the existing house, which was done by architect Ong Lau. From the existing house, which was just a box type design, si architect Jason nagdagdag siya ng ano, ng wing. Huh? So may new wing. Because we were able to buy yung dalawang lot sa tabi. Kaya nag-decide na kami na it's about time na dagdagan na namin yung bahay namin ng additional spaces. Yes. Para nga mas maraming rooms for the kids and mas maraming walls to hang ng mga paintings. Ayun. Kaya yun ang pinaka-idea kung bakit nag-decide na nga ako na ipagawa yung house. And then we met Jason Buensalido and Nikki Buensalido and the rest of the Buensalido Architects team. Yes. At nagtulong-tulong kami para i-design itong bahay nito. So forever grateful kami and thankful na meron kaming first wing ng house. Yung nagsisimula pa lang kami bilang mag-asawa. At
lalo kaming grateful and thankful and blessed kasi nga nagkaroon ng pagkakataon na mag-expand yung bahay namin. So, wala pa kaming nire-renovate doon sa lumang bahay, ganoon pa rin itsura. Ito na yung bagong wing. Ngayon, marami sa inyo nagre-request kung pwede yung makita yung buong bahay. Yes. Bihira namin pakita yung labas ng bahay. Puro loob lang o kaya close-up ng mga paintings and all that. Pero humahanap kami ng perfect timing kung kailan namin ito i-share. So far, it has been featured sa ANCX and Design Anthology, a Hong Kong-based website. And shared by Buensalido and Architects and Jason Buensalido and Nico Buensalido and their Facebook pages. In fact, when the team of Jason Buensalido or Buensalido and Architects went here, gumawa sila ng napakagandang video presentation. Too beautiful not to share. Alin yun? So, sabi namin ni Julius, kung itutour namin kayo, what better way or what best way to tour you but to use this video? By the way, warning. Baka mahilo kayo sa dami ng art, ha? Kasi yung ibang nagko-comment, sabi na nahihilo sila sa dami ng art. Oh, be ready na mahilo. Mahilo kayo. Kasi ganun ho talaga ang mga collector ng art. Yun. And it's not for everyone. Hindi naman ma-appreciate na lahat ng tao. Diba? May mga sa tingin ng ibang tao nakakatakot. Oo. May tingin naman sa ibang tao ay napakaganda. Oo. It's really a matter of perception. Ika, yes, no? Correct. But kami, we love collecting, we love appreciating art, whether some people may look at it as parang scary, but for us, it's not scary at all. Yeah. Kung, yung mga anak namin, hindi we love sa all art. Our paintings, yeah. And I don't know, it makes us happy. It relieves the stress from our lives. Yeah. Yun din yung reason ba't namin sinishare sa inyo, binubuksan namin ang aming pinto at aming puso sa inyo para maintindihan nyo how we live our lives, what we like to collect, and why we collect art. So, it's also a form of education na rin para sa inyo na hindi naiintindihan yung pagko-collect ng art. So, sana wag kayong matakot sa art dahil hindi po naman nakakatakot yan. Sana yan lang yan. At ito pa, trivia lang. This house wasn't built overnight or not even a year. It took 3 years para unti-unti namin makitang mabuild itong house na ito. Itong aming home. Saka, syempre, it entails a lot of sacrifice and most of all, dapat focus ka sa iyong dreams. Alam kong mahirap na magpagawa ng house kasi magastos. But you don't go into something na hindi mo kaya eh. Dapat pagpapasok ka sa ganyang klase ng project, 100% or sabihin na nating 110% na dedicated ka sa iyong project at hindi ka pwede yung susubukan mo lang tapos hindi ka naman pala handa, eh, mafrustrate ka lang saka sayang lahat ng pagpapaguran mo. This house was parang a product of many years ng pag-iipon ng pera. Syempre, hindi mawawala dyan yung paglo-loan mo sa mga bank. It's part of life, di ba? Hello, banks. Kasama Mr. yan. Banks. Hindi pwedeng lahat yan, eh, makukuha mo sa cash. Hindi ganun eh. You have to seek the help of financial institutions para masuportahan yung pangarap mo. Huwag ka matatakot kung sa tingin mo naman kaya mong gawin at kaya mong bayaran someday. Yeah. But ang importante is to build your dreams and to make your dreams a reality, because I believe that life is short, and if you don't enjoy life to the fullest, pag matanda ka na, you look back at your life and realize na ba't hindi ko ginawa yung ganito, bakit hindi ko pinatayo yung bahay ko, may pera naman pala ako nung time na yon. I believe kasi that life is short. Habang tumatanda ka, Tintin, di ba, naiisip ko na parang ang bilis-bilis ng panahon. Pag hindi mo ginawa yung mga bagay na
sa tingin mo ay pwede mo namang gawing at that very moment, then why not do it? Yeah. Kesa iintayin mo pa yung time na ipagpapabukas mo pang lahat hanggang sa dumating yung puntong matanda ka na. Live life to the fullest if you can. If you have the resources to do it, then why not? Dreams a reality. Oo, wag kang matatakot na pasukin ang isang bagay na sa tingin mo ay magpapaligaya sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. So, yun lang talaga ang ano diyan ang formula. Yeah. But syempre I also respect yung pananaw ng ibang tao na natatakot din silang pasukin yung mga bagay na medyo malaking mga decisions sa life. But to each his own, eh. But ang advice ko lang sa inyo, habang kayo mga bata pa, just do it. Just do it. So, in short, dream big. It's okay to dream big. Aspire big, but have a plan. And when you have that plan, work hard. And when you work hard, invest in the right things and don't regret it. Yeah. Kasi you're investing in the right things, eh. Mm-hmm. Don't regret it. And enjoy the fruit of your hard work and labor. Correct. For anything na mga big decisions sa life ninyo, always pray for guidance. Kapag kayo nag-pray for guidance, siguradong meron kayong mga signs na makukuha kay Lord. Basta seryoso lang kayo. So once again, from me and Julius, thank you so much. This is our way of thanking you. We're opening the doors to our home and our hearts to you guys and sharing our Casa Uccello. And thank you kay Architect Jason Buensalido at sa Buensalido Architects team. And thank you rin kay Mr. June Flores. At sa lahat ng mga masisipag na mga kamay, yes, na mga karpintero, mason, lahat kayo na nagtulong-tulong na yes, mabuild ang aming dream home. Sa inyo rin to. Including Mr. Antonio Yap, yes, na tumulong din sa amin dito. Thank you, everyone. Thank you. Kung di man namin na-mention ang names ninyo, deep inside our hearts, talagang kami nagpapasalamat dahil nangyari na nga itong dati pangarap lamang, pero ngayon ay isa ng reality. So, yung mga nag-request naman na pwede ba namin i-open to the public, ito, malay mo someday, kasi akala nila museum, babe, na Lucaran Museum, pero malay mo someday, di ba, we'll open it to the public. But for now, this is how public we can get. By sharing with you this beautiful video na talagang kinareer nung pumunta dito yung team ng Buensalido and Architects, at ang gandang kinalabasan ng video na this is the best way to take you on a tour. Yan, panoorin na natin itong video ng Buensalido Architects. So enjoy this video in celebration of my 10,000 followers and Julius also. And may you continue to subscribe to our channel. Thank you and enjoy this tour. Casa Uccello, built with faith, hope, and love.